So, kamusta kayo mga pre? Sa NBA ay may isang bagay talaga na naging malaking parte ng liga, ang mga conspiracy theories. Lalo na noong time ni Commissioner Davis Stern, na unang taon pa lang niya bilang commissioner ay marami na agad naririnig na conspiracy. Ang maganda kasi dito ay ito yung nagbibigay ng interesting part ng kahit anong bagay. Pwede kasing totoo or hindi, pero yung ibang conspiracy ay mayroong batayan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Bago tayo magsimula, ang conspiracy theories ay mga bagay o isang pangyayari na pwedeng totoo o hindi. Nasa inyo na yun kung maniniwala kayo. Pero yung ilalagay ko dito ay may ilang percent na sabihin natin may ebidensya. Isa dito ay yung lagi ko nababasa sa mga comment section na may pinapanigan ang mga referees. Mamaya papaliwanag ko yan kung bakit meron mga fans ang naniniwala sa ganun. Kaya simulan na natin. Ang una dito ay yung mga nagtatanong kung bakit nga ba nawala ang Seattle Supersonic. Ang isa kasi sa pinapaniwalaan at posibleng totoo na lumabas noon sa NBA, matapos kasi itong bilhin ni Clay Bennett, ay sinabi niya na hindi sila lilipat ng ibang location at mag-i-stay sila sa Seattle. Nangyari naman ito ng 2 taon matapos niyang mabili at nakapaglaro pa nga dito si Kevin Durant at si Russell Westbrook naman ay na-draft nila bago sila lumipat ng Oklahoma. Pero noon, bago pa lang ito bilhin ni Clay Bennett, ay may plano na talaga silang lumipat ng OKC dahil sa issue na hindi na mabenta ang basketball franchise sa Seattle noong mga time na yon at nalulugi na talaga. Dito siya tinulungan ng dating commissioner para mabilisang ma-approve ang relocation. At ang naging issue pa ay wala ng pera ang city para makapagpatayo ng mas malaking stadium dahil may pinopondohan silang mas kilalang team gaya ng Seattle Mariners ng baseball at ang Seattle Seahawks ng NFL. Ang sumunod naman dito ay yung matagal ng conspiracy regarding sa draft lottery. Nag-umpisa pa ito noong 1985 draft lottery na balak na ng NBA na New York ang makakuha ng first pick. So noong 2010 at 2011 ay nangyari na naman ito. Actually ay ganun din naman ang istorya ng 2012 pero ibang senaryo naman yon. Dito na muna tayo mag-focus. May binanggit kasi noon si David Kahn na dating president ng basketball operation ng Minnesota at ngayon ay isa ng sports writer. Pag mag-a-announce na si commissioner ng first pick ay may nakalagay na envelope sa podium na either magustuhan nitong ibahin ang kanilang seleksyon ay pwede niya itong gawin. Ang sinabi kasi ni David Kahn ay may habit ang NBA na gumawa ng kakaibang storyline o yung bang pampilikula. Nang 2010 kasi ay nakuha ng Wizards ang first pick at nung mga time na yon ay namatay ang may-ari nito na si Abe Pollin. Nang asawa naman niya noon ay nasa podium. Nang 2011 naman, ang anak ni Dan Gilbert na may neurofibromatosis ay nasa podium din para mag-represent sa Cavaliers. At dito nakuha ng Cleveland ang first pick. Ayon pa sa conspiracy na yon ay may isang click na nakuha na may extra envelope sa tabi ng commissioner na if ever na ipopost mo yon ay ikaka-copy strike ka kagad ng NBA. So yung 2012 naman ay related dito kay Chris Paul kung bakit hindi natuloy ang kanyang trade papunta sa Lakers. Nang 2011 kasi ay mainit na ang balita na yan regarding sa trade. Actually inamin na ni Chris Paul na nakausap niya na si Kobe at sasakay na siya ng eroplano papuntang Los Angeles nang biglang hindi aprubahan ang trade na yon ng NBA. May dalawang bagay kasi kung bakit nangyari yon. Una, ang may hawak ng New Orleans pa noon ay ang NBA at naghahanap sila ng bagong may-ari. Tapos sumulat pa ito si Dan Gilbert kay David Stern na sinabi na hindi mababalanse ang liga kung sakali matutuloy ang trade ni Chris Paul. Kaya ang nangyari ay sa Clippers na lang napunta itong si CP3. Ngayon, ano naman ang relasyon nito sa 2012 draft lottery? Ayon kasi kay Jim Rome ay pinabura ng NBA management na mapunta ang first pick sa New Orleans dahil sa mabebenta ito ng NBA sa mas malaking halaga sa bago may-ari. Sa dahilan na nawala na si Chris Paul, ang first pick na ang magiging bagong attraction nila. At ito ang malaking conspiracy dati na halos madimanda ito si Jim Rome dahil direkta niyang tinanong ito sa dating commissioner. Ang susunod naman dito ay regarding kay Michael Jordan. Dalawang kwento ito. Unahin natin yung kaya siya nag-retire noong 1993 ay dahil sa secret suspension na binigay ng NBA sa kanya. Marami din naman nagsabi na dahil ito sa pangarap talaga niya na maglaro ng baseball matapos mamatay ang kanyang ama. Pero ang balita talaga noon ay may issue na si Michael Jordan sa pagkakasino na inamin naman niya noong 2005 sa isang interview. Dito ay sinabihan siya ni David Stern na itigil niya ang pagpunta niya dito
na nagkaroon ng matinding investigasyon matapos niyang makakuha ng kanyang ikatlong championship. After kasi noon ay biglang pumasok ang balita na magre-retire na itong si Michael Jordan sa NBA. Ang sinasabi kasi ay nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng commissioner at itong si MJ na mag-retire muna siya para hindi masira ang pangalan niya sa dahilan na siya ang biggest star ng NBA. At dito naman papasok ang ikalawang conspiracy regarding dito kay Michael Jordan. So siya nga ang tinuturing na best player ng NBA noon. Pero ang kryptonite niya ay ang 3-point area. Kung mapapansin nyo kasi ay mababa ang kanyang percentage pagdating sa Beyond the Arc nung bago siya mag-retire sa unang pagkakataon. At bibihira pa nga siyang tumira dito. Pwede nating sabihin na sa sobrang galing nga ni Michael Jordan ay hindi naman niya kailangan tumira sa 3-point area. Pero kasi noong 1994-95 season, ang ginawa ng NBA ay pinaikli ang 3-point area. Mula 23 feet at 9 inches ay naging 22 feet na lang ito. At noon bumalik si Michael Jordan nang papatapos na ang 95 season at nakapaglaro lamang siya ng 17 games. Pero may average nga siya noon na 50% sa Beyond the Arc. Tapos mas tumitira na siya dito. Ang conspiracy theory kasi dito ay alam nilang babalik si Michael Jordan at tinutulungan nilang manalo ulit ito ng championship sa Bulls. Pero hindi nga ito nangyari noong 1995. Sinunda naman ito noong 1996 at 1997 season kung saan ay mataas pa rin ang percentage si Michael Jordan mula sa Beyond the Arc at mas marami na siyang attempts kumpara sa mga naunang season niya. Dito sila nakakuha ng dalawang championship. Tapos noong 1997-98 season ay ibinalik ng NBA ang layo ng 3-point area mula sa 22 feet pabalik nga sa 23 feet at 9 inches. Kung saan ay nanalo si Michael Jordan ang ikalawa niyang 3-peat at ika-6 na championship. Pero ito yung mapapansin nyo. Sa taon na yan ay bumaba ulit ang kanyang attempts pati na rin ang kanyang percentage mula sa Beyond the Arc. Kahit pa nung bumalik siya noong 2001 hanggang 2003 na mas kailangan niya ng tumira sa 3-point area kumpara sa mga perimeter at drive to the basket. Dito nga ay makikita talaga mababa ang kanyang percentage mula sa Beyond the Arc. Itong panghuling conspiracy ay 80% na totoo at 20% na pwedeng totoo. So bakit ko nasabing ganun? May ebidensya kasi dito na may isang naparusahan at yan ang 80%. Yung 20% naman ay halos nagmamatch ang sinabi ng tao na yon pero hindi naman inamin ng inaakusahan niya. Ito yung conspiracy na mga 30 years old pataas na mga fans ang nakakaalam o yung nanonood na ng NBA mula pa noong 2000. Ito kasi ay regarding sa 2002 West Finals sa pagitan ng Lakers at Sacramento Kings. Noong mga time kasi na yun ay lamang ang Sacramento sa Lakers ng isang panalo at deciding game na yung Game 6. Ang nangyari kasi noon sa 4th quarter ay mapapansin na nakatira ng 18 free throws ang Lakers at wala na isa sa Sacramento. Ang isa sa mga referee sa game na yun ay si Tim Donaghy na nahuli noong 2007 na tumataya sa mga NBA games. Siya pa nga ay inimbestigahan noon ng FBI regarding sa game fixing. Nang 2008 ay nag-file ang kanyang attorney ng alegasyon na yung Game 6 ng 2002 West Finals ay phoenix ng dalawang referees na gusto nilang ma-extend ang series para sa interest ng NBA sa TV ratings. Ito kasi yan mga pre. Noon ang nagbo-broadcast ng mga games ay ang NBC at dito ay sinasabing may pinapaboran sila mga teams lalo na yung mga bigatin gaya ng Lakers, Bulls at Knicks. Sinabi pa niya na may basbas yun ng NBA committee para imanipula ang mga games para tumaas ang ratings lalo na yung benta ng mga tickets. Siyempre, itinanggi ito ng NBA at sinabing hindi ito totoo. Kaya ang ginawa nila ay naglabas agad sila ng memo para sa mga referees na bawal silang sumali sa kahit anumang klase ng sugal para maiwasan ang pangyayari na yon. Hindi rin naman napatunayan ang alegasyon noon ni Tim Donaghy dahil sa kulang sa ebidensya at nakulong siya na mahigit 2 taon. Hindi pa natapos doon ang kwento nito si Tim Donaghy. Noong 2014 playoffs ay sinabi nito na fix ang laban sa pagitan ng Nets at Raptors na umabot yon sa Game 7 at nanalo nga ng 1 point ang Nets kontra dito sa Raptors. Sinabi kasi niya noon na mas gusto ng NBA na magkaharap ang Brooklyn at Miami para sa mas magandang rating dahil dito kina LeBron, Wade, Bosch laban nga kina Garnett, Pierce, Williams, Johnson at ang bago nilang coach noon na si Jason Kidd.
Ang isa pa nga dito ay noong 2017 NBA Finals na sinabi ni Tim Donaghy na balak i-extend ang series sa pagitan ng Warriors at Cavaliers gamit ang mga referees. Kaso tinapos nga ito sa Game 5 ni Kevin Durant. So mga pre, yan ang mga conspiracy sa NBA na pwedeng totoo or hindi. Pero sabi ko nga ay naglagay naman ako ng mga reference. May nagawa na din ako dati na video regarding pa sa ibang mga teori sa NBA. Balikan nyo na lamang sa playlist. So hanggang dito na lang ulit. Kung mayroon kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.